Hello mga ka-blessed! Okay. Nakita niyo nung hello po at pag-ibig lang naman tayong proof ng aming mga deliveries na matigas. Well mga ka-blessed, importante po talaga na minsan talaga kailangan namin ipunit, pagsama-samahin o invento yung mga materials na binibili natin sa pagbubukas ng mga tayo. Well, lahat po ng materials sa paggawa ng aming dream story residential building naka-plan na po yan. So syempre, quantify namin yan. So, lahat ng mga nire-receive namin deliveries, chine-check namin yan, minimum na. So, may mga nagsasabi na may mga construction daw na hindi kumikita. Why? Because maybe hindi nila namomonitor on the inventory ng mga materials na na-order. So, from here, pwede nyo sa umpisa pa lang pag pinagsama-sama na ilang ba ang mga order na, may instrumento, magkano na lang ito mga ka-blessed, no? May dalawang truck yung mag-deliver sa atin ngayon. So yung unang truck, ang laman is mga semento. Ito naman pangalawang truck, ang laman is mga CHB, concrete hollow block na D4. Okay? So D4 meaning up 4 inches ang thickness niya. Kasi yung sukat pala ng hollow block na standard lang yan. Yung length niya at yung height. So yung length at height. Tayo pakibilang po tayo 400 size. So itong haba niya at saka itong height niya constant lang yan. So isa lang yung sukat ng lahat ng hollow block. So ang nagkakaiba sa kanila yung thickness. Ito. Yan yung thickness niya. Ito 6 inches. So ito ito 4 inches. Parang ganyan. Papansin niyo mas ano, yun yung nagbabago sa kanila, yung nitis niya. Parang ganito. Ito 6 inches ang thickness. So 4 inches. Okay? So panoorin natin ngayon, saksihan natin yung ano, kung ikakamada nila ngayon yung mga hollow block at saka mga semento. Okay? Naka-blessed, no? First hand natin makikita, alam yun, yung kailangan mag-replenish siya agad tayo. Kailangan yung stock natin, continue siya na merong stock. Kasi ang productivity ng mga tao, nakadepende siya sa materials. So kapag walang materials, walang trabaho yung tao. So kailangan, as an engineer, or as a contractor, as a house owner na nagpapagawa ng bahay nila, o bahay nyo, kailangan na maintain nyo yung materials natin na na-replenish. Or pagpaubos na, kailangan estimate nyo kung kailan kayo order at kung gaano karaming o-orderin nyo. At the same time, kung nga, kakailanganin nyo na depende rin sa dami ng worker ninyo. Okay? So, ito i-check lang natin. I-view natin ngayon kung paano diskarte nila ng kamada rin. Tunarin natin. Okay? So, sige. Tingnan natin.
ito mga ka-blessed, no? Gaya na sinabi ko sa inyo, kapag yung supplier ninyo, yung hardware nyo, is okay nyo na, maaari na tayong mag-issue ng check-in na lang. So, kung saan, dahil nga tiwala na, at suki nyo na yung supplier, kasi kapag hindi nyo pa suki, normally cash yung binabayad natin, no? At talagang medyo mahigpit sila sa ganung bagay. COD, kumbaga, cash on delivery. So ngayon, kung kilala nyo na at suki nyo na sila, eh maaari na tayo mag-issue ng check-in. So ito mga ka-blessed, no? Ito yung resibo natin. 27,100. So ito, inisyon natin sila ng check-in. So 27,100 full. Okay? Silipin natin sa labas. Parang patapos na rin sila. So, yun na lang. So, natin nagtulong-tulongan na nilang ibaba. At gaya ng sinabi ko, yun nga, maiwasan natin na medyo nagdidilim, baka umambun. Ayan. Yun na lang. At dito naman sa area na to, kinakamada na nila. Every column, merong 10 pieces ng semento. 10 bags rather. So, madali na itong bilangin. Kasi ang order natin ngayon is 100 pieces. 100 pieces ng cement. 100 bags. Ayan. So, makapansin nyo, so 10 columns ang mangyayari dito. So, 10 times 10 is 100. Ayan. Okay na lang, konti na lang.
sa mga kapuno to, mga ka-blessed, no? Nakaraos na yung pagbababa o pagdidiskarga natin mga hollow blocks sa asemento. So, ano naman, blessing naman at wala naging aberya at walang naging disgrasya. Una, sa mga nag-aakot. Pangalawa, sa mga hinakot nila. Wala nga damage. So, yun nga, meron nga minimal lang na sa dalawang piraso na basag na hollow block. But in a way, considerable naman yun. Or ano yun, part talaga ng pagdidiskarga. So ito, lahat na sila. Power ng word ticket sa buhay natin. Okay? Ito po, bahagi ko sa inyo ang Genesis, Kabanata 22, Talata 2 hanggang 3. Kaya't ang lugar ng iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakalugod. Alas na napakinggan ko din na topic yung panahon ni Abraham nga na parang hindi siya naniniwala dahil na yung di ba asawa niya di pa magkaanak, pero sinabi ni Lord sa kanya na maniwala ka, lahat ng bagay yung pagkakalala, basta magtiwala, tawagin mo lang siya. Parang according din sa experience ko, at the age of 33 di pa ako nagkakaroon ng anak, and then I met my husband. So parang well, isip ko before na parang malabo kasi nga walang tiwala, hindi ka naniniwala. Pero nung sinabi ko yun at nagtiwala ko kay Lord na kahit 33 na ako, magkakanak pa ako, yun, hindi mo na, walang alinlangan, pinagkaloob ni Lord na magkaroon ng anak. Okay? So tayo mga ka-blessed, magtiwala lang tayo kasi pag tayo, lalo na ang puso mo, ay tahimtim at buong pusong tapat na naniniwala at ay pagkakatiwala niya sa atin yung promise niya, eh mangyayari. Yun, mga ka-blessed. So, para ipagkaloob ni Lord ng lahat ng sa atin na hinihiling natin, kailangan natin, ang gawin lang natin, magtiwala at manalangin sa Kanya ng buong puso. Okay? So, ako po si Marisa Pulbulan Santos na nagsasabi sa inyo na mag-subscribe. Mag-subscribe po sa amin. Click the notification bell and mag-like po and pa-share na rin po sa mga friends nyo. Naway, kahit po sa aming sinishare
ng gospel na ito ay makatulong sa mga nanonood. Kaya patuloy niyo po kami subaybayan ng panahon. God bless! Ito si Hollow Block. Si Hollow Block, madali lang din ibaba eh. Okay? Kaya lang maingat ka dapat. Kasi normally sa construction, napansin ko lang ha, pag nagde-deliver sila ng mga hollow blocks, may sobra. Kasi nga, no, pag binababa nila, may mga nababasag. May sobra ba yan, brother? Wala? Eh, may nabasag kanina. Ano yun? Isang piraso. Pag dumalawa, may ano ha, ibawas ha. Hindi, kasama sa vlog ko yan. Kaya kala nakangiti ka. May kumakaway pa yun. Okay, so, hindi. Pinapaliwanag ko kasi sa vlog ko, kapag nagde-deliver ng hollow block, karaniwan may sobra. Kasi pag binababa natin, may nababasag. So may pamali tayo. Kaya lang kayo ngayon, hindi kayo nagpasobra dahil walang sobra dun sa ano? Storage? Pinagpunan? Oh, wala. Okay. Sige, okay. So, yun lang mga ka-blessed, no? Para alam nyo din na pinala, let's say maramihan talaga yung dineliver nila, 1,000. Ito kasi 400 lang eh. So kung 1,000 pieces, alam natin na ano. Sige, ito ka dumaan, brother. Alam natin na kahit paano kailangan may sobra.